kakaiba naman ang aking video yung isi-share sa inyo ngayon, guys. Kasi gusto kong tikman lahat itong noodles na nasa harap ko ngayon. Galing siya sa Korea. Doon binili ko siya sa store ng Korea. At dahil nga winter pa rin dito sa amin, gusto ko siyang tikman lahat dahil mahilig ako sa noodles. Apat lang naman siya at gusto ko siyang share sa inyo kung ano-ano ba talaga ang mga lasa nitong mga nabili kong noodles dahil wala pa akong idea kung gaano siya kasarap. Kaya naman gusto ko kayo isama dito sa aking gagawing noodles mukbang! So ngayon guys, titignan natin kung ano ngayon ang mga lasa nito. Pero bago lahat, isa-isahin ko kung ano-ano itong mga noodles na nasa harap ko. Ito guys, meron akong kimchi. Ayan siya. Made in Korea din siya. Ayan ay kimchi noodles. Ayan, tignan natin mamaya kung gaano siya kasarap. At meron akong noodle soup ng tempura udon. Ayan siya guys, tempura udon. At meron din ako dito na ang hirap niyang bigkasin pero itatry natin kasin siya sa inyo. Isa siyang mild seafood ng flavor. Ang pangalan niya is Bajirak Kalgutsu. Seafood siya, meron siyang mga shells na mga tahong na kung ano-ano yan na mamaya malalaman natin kung anong laman niyan. Ayan siya guys. At ito namang isa, sobrang simple niya, ito yung Komtang, beef and vegetable flavor. Mukhang masarap din to. Ayan siya guys, ayan, ang beef flavor. Meron siyang beef, tignan natin kung gaano karami ang beef ng laman na ito. So, lalagyan ko na siya ng tubig ngayon, nagpainit na ako ng tubig at ipapakita ko sa inyo ngayon. Titikman ko lahat ito. Kung ano-ano ba talaga ang lasa niya. So, ito na nga guys. Nilagyan ko na nga sila ng hot water at nilagay ko na rin dito sa ibabaw yung mga tinidor ko dahil hindi ako marunong mag-chopstick. Dahil kung mag-chopstick pa ako, matatagalan akong kumain. So, uunahin kong tikman ay itong si kimchi dahil siya yung una kong nilagyan ng tubig na mainit. At, uy, ayan ah. Talaga naman, napakainit pa niya talaga. At alam niyo guys, mahilig talaga ako sa noodles. Alam kong masama yan sa ating katawan dahil sa sabi nga nila masyadong mabetchin. Pero hindi naman yung everyday ko naman siyang, hindi everyday ko siyang kinakain. Pag natataypan ko lang siya. So, mainit. Kailangan ko siyang iangat guys. So, ito guys, yan atin ng kimchi. Ayan siya. At kung makikita nyo, ayan. Ganun din ang kulay ng kanyang parang sabaw din ng kimchi. So, ito na nga guys, itikman ko na itong kimchi kung ano talaga ang lasa niya. Kung parehas ba dun sa kimchi kinakain lang, ito naman ay noodles. So, itikman ko. Ang sarap niya guys. Sobrang sarap niya. Mahilig talaga ako sa noodles eh. Grabe, ang sarap nito. Sobrang sarap. Para ka rin kumakain yung talagang kimchi na ano, yung veggies niya. Ito naman kasi diba noodles. Mainit na mainit pa talaga. Di ako pagpapawisan ako nito ngayon. Dahil naka-black pa ako ngayon. Tapos ang init-init nito. Ang sarap niya guys. Talagang napakasarap niya. Sobra. Masarap talaga mga pagkain ng Korean ano. At ito naman susunod natin itong tempura udon. Kung ano naman ang itsura, ang lasa niya. Ayan, mainit pa. At marami din siyang sahog. Kung makita ko guys. Mamaya papakita ko sa inyo isa-isa. Yung pinakalaman niya para makita nyo. Kasi masyado akong malayo sa camera. Mamaya ilalapit ko yung camera para makita nyo kung ano tsura nila. Ayan. Ang bango din nito. Naku. Tamang-tama talaga ito ngayon.
Oh my God. Ang sarap niya. Ang sarap nito, guys. Udon, tempura. Ang init nga lang. Siyempre, mainit. Dahil nilagyan ko ng hot water, di ba? Ang sarap. Grabe. At meron din siyang laman. Ayan, kung makikita nyo. May laman siya. Ay, ang sarap nun. Ano kaya ito? Hipon ba yan? Ang sarap. Tapos may mga down-down talaga siya, guys. Oh, ayan o. Oh. Kung makikita nyo, muusok pa talaga. Grabe, ang sarap nito. Ang sarap niya. Bet ko rin to. Masarap din siya. Hindi siya nakakasawa. Ito rin, hindi din siya nakakasawa. Talagang tamang-tama lang yung lasa nila. Hindi siya maalat. At syempre, hindi siya spicy dahil hindi naman spicy itong binili ko. At susubukan ko naman itong isa. Itong Komtang. Yan ang pangalan niya. Hindi ko lang kung tama yung pagbigkas ko sa kanya. At ang bango rin niya ah. Ito, napakasimple lang ng laman niya. Ito, white sauce lang siya. Kung ikukumpara dito sa dalawa, ito ma-orange-orange, ito ma-brown-brown yung sabaw niya. Ito talagang as in white lang siya. Ayan siya, guys. Tapos may mga maliliit siyang dahon. Hindi ko alam kung anong lasa niya. Hindi siya masyadong maamoy na noodles. Pero tigitikman ko talaga kung ano naman ang lasa niya. Masarap din siya, pero hindi siya kasing sarap nitong dalawang nauna, itong kimchi at itong udon. Ito, para lang siyang simpleng noodles na hindi naman din maala, tamang-tama lang yung timpla. Pero kasi parang boring dahil nga white sauce siya, tapos meron lang siyang konting green leaves. Kaya, pero masarap din siya, pero hindi nga, siguro kung out of 10, siguro mga 5 lang siya. Komtang. Andaya. Sa picture, meron itong ano o, parang beef. Sabi kasi dito, beef and vegetable. Pero wala naman akong beef. Yung vegetable niya, kakaunti lang. Puro dahon lang ng green na nakikita ko. Kaya, madaya to. Katulad ng udon, tempura, may laman siya. Itong kimchi, talaga namang masarap siya. At may mga laman-laman din siya na nakikita ko dito. Na maliliit. Mamaya guys, papakita ko sa inyo. At ito naman, isa. Ang titikman ko, itong huli. Itong Baljira Kalguksu. Tama ba ang pagbigkas? Ayan siya guys. Na, parang siyang seafoods, di ba? Ayan. Tikman natin. Ito yung noodles niya sa nakapack pa sa loob, naka-plastic. Ang daming, uy! Ang daming laman. Kakaiba yung noodles sa si nito eh. Yung, alam niyo ba yung noodles na white? Yun, ganun siya. Tapos nakapack pa siya. Tapos tatlong supot. Na may mga veggies, may mga seafoods, ayan. So, ayan siya guys. Ayan, titikman ko. Ganyan siya o, sinasabi kong noodles, ayan. Ah, may buo pa yung noodles niya. Ayan, mas mataba. Ayan, tikman ko. Oh my God. Ang sarap nito. Talagang seafoods na seafoods. Malalasahan mo talaga
Yung pang may pusit siya, tapos may tahong, may veggies. Teka guys, punasan ko muna yung aking bibig kasi natatalsikan siya ng noodles. Baka naman kalat-kalat na to sa mukha ko. Ang sarap niya. Kung masarap si tempura, mas masarap ito. Grabe to. Ang dami niyang laman. Ayan, tumatalsik-talsik pa. Kasi buo-buo pa yung kanyang noodles. Ayan siya guys, oh. Ayan ang itsura niya na may parang mga seafood-seafoods pa. Kaya ang sarap. Mmm. Grabe to. Ang sarap niya. Teka nga. Pag-iwalayin ko nga yung noodles niya. Kasi nga, buo-buo pa siya eh. Kasi nakapak siya ng maliit sa loob. Kaya hindi ko siya na paghiwa-hiwalay. Ayan. Guys, sobrang sarap nitong mga noodles na to. Ito, mild lang itong isa. Na simpleng-simpleng noodles lang ito. Ito siya. Yan. Yan siya. Wala siyang gaanong laman, pero may drawing siya rito ng beef kasi sabi niya beef and vegetable. Pero yung vegetable niya, kakaunti lang. Yung green lang na maliliit. Pero itong tatlo, sobra. Grabe. Pero lalo na ito, pinaka-the best ito sa akin. Sarap niya kaya, naku. Talagang lasang-lasa mo lahat ng seafoods na nandito. So ngayon, ipapakita ko sila sa inyo isa-isa para makita nyo kung ano yung mga laman niya at kung anong itsura ng mga sabaw nila. Kaya ipapakita ko sa inyo guys. Siya. At ito yung kanyang pangalan. Yan. Yan siya. Ganyan ang itsura niya. At ito naman, na sinasabi ko na simple lang, ganyan ang kanyang sabaw. Tingnan nyo, boring, light lang yung sauce niya, tapos konting green. At itong si udon, ayan, si tempura udon, ayan siya guys. Oh, may mga laman-laman pa siya. Ayan. At itong si kimchi, ayan, si kimchi. Talagang yung sauce niya, guys. Ganyan siya. Ganyan siya, oh. Ayan, may mga laman siya sa ilalim. Kaya, bet ko yan si kimchi, si tempura, at itong isa na napakahirap big kasi ng kanyang pangalan dahil kanya, yan, mga seafoods ang laman niya. Sobrang sarap niya, guys. So, ayan. So, yun na nga guys, napakita ko sa inyo kung anong itsura ng mga laman ng noodles nito sa loob ng tub ng mga ito. Talaga namang sobrang sarap nila. At maliban lang dito na napaka-light ng lasa niya. Pero itong tatlong to ay perfect talaga. 10 out of 10. Pero ito baka mga 5 lang ang ibigay ko sa kanya. Dahil hindi ako masyadong nasiyahan sa kanya dahil boring ang kanyang itsura. So, kayo guys, ano yung apat dito na pinakita ko sa inyo na bet nyong tikman. Dahil alam kong gusto nyo rin itong matikman itong mga cup noodles na made in Korea dahil sobrang sarap nila. Sobrang nakakabusog itong mga noodles na to dahil masyado siyang marami. Kaya hindi ko siya talaga mauubos. Hindi ko kaya ubusin lahat ito. So maraming salamat guys sa pananood at see you next time. Bye!